Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa aking kusina. So for today's video ay isa na naman pong bagong recipe ang ibabahagi ko sa inyo. Ito po ay ang onion rings with perfect na garlic mayo dip na talaga naman pong magugustuhan ninyo lalong-lalo na ang inyong mga chikitin. Pero bago natin simulan, kung bago ka lang sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and always turn on the notification bell. Simulan na natin! Una nating gagawin ang ating mayo garlic dip. So sa ating isang bowl, ilagay po natin ang ating mayonnaise. Isunod natin ang minced garlic, white vinegar, fresh milk or evaporated milk, a pinch of salt, ground black pepper to taste, and lastly, white sugar. Ngayon ay hahaluin natin ito until combined and smooth. So magiging ganito po yung kanyang consistency. Kapag okay na po siya sa inyong panlasa, iset aside na po natin ito at tara na po sa ating onion rings. So mayroon po tayo ditong dalawang malalaking sibuyas. So lilinisan po muna natin ito. And then, i-slice po natin ito. Huwag po masyadong manipis at hindi rin po siya masyadong makapal. About 1/3 inch lang po yung kanyang kapal. And then, himay-himayin po natin ito hanggang sa makuha natin yung medyo malalaking part. And then, iset aside naman po natin yung mga maliliit dahil magagamit pa po natin ito sa ibang dishes. Ganon din ang ating gagawin sa isa pa nating sibuyas. At eto na nga po yung ating mga ginawang onion rings. So ngayon ay huhugasan po muna natin ito. Pagkatapos itong hugasan, iset aside ay ngayon gagawin naman natin yung ating flour mixture. So meron po ako ditong container. Ito po ay may takip. Lalagyan po natin ito ng all-purpose flour. 1/2 teaspoon ng ground black pepper. And 1/2 teaspoon of salt. Ngayon, haluin natin ito until well combined. And then, kunin po natin yung 1/3 ng ating onions at ilagay po natin siya sa ating flour. And one of the reasons kung bakit kailangan nating hugasan yung ating onions ay para mabasa ng konti yung ating onions at dumikit yung ating flour mixture. And now, takpan po natin ito at saka natin siya i-shake para ma-coat natin yung ating mga onions. Mas madali po itong gawin kesa naman pa isa-isa mo siyang i-coat ng ating flour mixture. And now, let's open this up. So, ayan, as you can see, ay na-coat po natin ng maayos yung ating mga onions. Ayan po siya. Ngayon ay gagawin naman po natin yung ating egg dip. Kaya po ay iseset aside muna natin ito.
So, mayroon po tayo ditong isang bowl. Ilagay natin ang ating eggs. Ang evaporated milk or fresh milk. Lastly, ang ating pinch of salt. And then, beat well. At para sa ating final coating, we have here breadcrumbs. So, kuha po tayo doon sa na-coat natin na onions and then i-dip po siya ng maigi doon sa ating egg. Tsaka ito ilagay sa ating breadcrumbs. Kailangan din po nating i-coat ng maayos yung ating onion rings ng breadcrumbs. Ayan, para po crispy siya mamaya. So, magiging ganito po yung kanyang itsura. And mas maganda rin po kung pagka-coat po natin sa ating mga onions, dapat diretso fry na po ito. Ganun lang po yung ating gagawing pag-coat sa ating mga natitira pang onions. At ngayon, tara na at magpainit na muna tayo ng mantika sa ating kawali. Bago natin iluto yung ating mga onion rings, dapat itetest natin kung mainit na yung ating mantika. Kapag okay na, iluto na natin ang mga ito into medium heat. Tsaka na natin ito hayaang maluto until sa mag-golden brown. Kung napansin nyo naman na golden brown na ito, ay isa-isahin na po natin itong baliktarin at hayaan natin ulit itong maluto yung kabilang side until sa mag-golden brown. Kapag luto na ito, napapansin nyo na okay na siya, ayan, ay hanguin na po natin ito sa ating mantika and drain the excess oil. So nakikita nyo, napakaganda ng kanyang pagka-brown. So ayan, ilalagay po natin ito sa may paper towel. Ganun lang po yung ating gagawin sa lahat po ng ating mga onion rings. At eto na nga po yung mga naluto nating onion rings. Grabe, napakasarap po niya at sobrang nakakatakam. Yan po siya, tara na po at mag-taste test. Pero bago yan, kung bago ka lang sa ating channel, please don't forget to like and subscribe. And always turn on the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads. So ayan, i-dip po natin siya sa ating mayo dip. Ayan, napakabango ng ating garlic sa ating mayo. Grabe, napaka-crunchy po niya. Napakasarap at sobrang perfect ng kanyang combination sa ating mayo garlic dip. So, ayan, isa pa. So, ayan, narinig nyo naman po kung gaano siya ka-crunchy and sinasabi ko sa inyo, napaka-perfect ng kanyang combination sa ating mayo garlic dip. So ayan, sana po ay nakapagbahagi ulit ako sa inyo ng konting kaalaman na sana po ay masubukan po ninyo sa inyong mga tahanan. Pwedeng-pwede nyo po itong gawing pannegosyo kung meron po kayong mga cafe shop. Ayan, or pwede rin po sa harap ng inyong mga bahay kung marami pong potential buyers. So yun lamang po, don't forget na mag-comment sa ating comment box below kung ano po ang magiging feedback po ninyo sa ating recipe. You can also like and follow me sa aking Facebook page, Margelicious, for more photos, videos, and for more updates. Ako pong muli si Marge and thank you so much po for watching. Bye!